enjoypangarap.ph. Sa ating pong pagbabalik sa kasaysayan, mahigit 100 taon na ang nakalipas nang masawi ang dakilang propagandista na si Marcelo H. Del Pilar sa Espanya. Malaki po ang naging epekto ng kanyang pagkasawi sa anak na si Anita. Bukod po sa malayo ito sa pamilya ng masawi, naging malaking sakripisyo sa bansa ang kanyang pagkamatay. Alamin natin ang kwento mula kay Xiao Chua sa Xiao Time. Ako ay Pilipino. Pagkasaysayang araw po, it's Xiao Time! 164 years ago, August 30, 1850, isinilang sa Bulacan-Bulacan si Marcelo Hilario Del Pilar, ang dakilang propagandista, ama ng periodismong Pilipino at ama ng masoneriyang Pilipino. Marami ang nakalilimot sa mga nagawa ni Del Pilar liban marahil sa kanyang Mr. Suave na bigote. Bakit kaya? Si Rizal, apatay ng mga Espanyol, si Bonifacio at tapang tao, pero Del Pilar, namatay sa ibang bansa? Kung kikilalanin lamang ng mahusay ang manunulat na nakilalang si Plaridel, mas matagal siyang nanatili sa Pilipinas na harapan na sumusulat at nagrarali pa laban sa mga mapang-abusong praile at mga opisyales na sibil bago siya tumungo sa Espanya noong 1888 at itatag ang diaryong La Solidaridad. Kumbaga, atapangatao din ito. Ang Gobernador General Ramon Blanco mismo ang nagwika na si Del Pilar ay ang pinakamatalinong pinuno, ang tunay na kaluluwa ng mga separatista, mas superior pa kay Rizal. Kung ngayon ang tawag natin sa galit ng salita ay nag-aalat, si Lolo Marcelo naman ay maanghang, kaya nag-alias din siya ng Siling Labuyo. Ngunit, ayon kay Dr. Jaime Veneracion, tumamlay ang mga tao at natigil ang mga suportang 100 piso kada buwan para sa La Solidaridad ni Apolinario Mabini, Liga Filipina at ng Cuerpo de Compromisarios na mula sa Pilipinas, 1894 pa lamang. Lubos na nakiusap si Del Pilar sa mga sulat kay Mabini na ituloy ang suporta, lalo na at tila nahihinog na ang mga pangyayari. Kung minsan, nagyoyosi na lamang siya ng mga pinulot na upos ng sigarilyo upang makalimutan ang gutom. Ngunit, nagsara ang dyaryo noong May 1895. Madalas din niyang napapanaginipan ang lupang tinubuan at ang kanyang mga anak na sina Sofia at Anita. Ayon sa kanya, si Sofia hindi sumusulat sa akin. Wala akong balita sa iningkong si Anita. Parati kong napapanaginip na kandong ko si Anita at kaagapay si Sofia. Sa paghahali-halili kong hinahagkan ay inuulit-ulit raw sa akin ng dalawa. Dito ka na sa amin, tatay. Huwag ka nang bumalik sa Madrid. Nagising akong tigmak sa luha at gayon mang sinusulat ko ito ay di ko mapigil-pigil ang umaagos na luha sa mga mata ko. Magugunita na nang malaman ang pagkagutom ng ama, binasag ni Anita ang kanyang alkansya at ang pisong naipon ay pinakiusap sa ina na ipadala sa kanya. Napaluha ang ama nang matanggap ang piso ng bunso. Noong July 4, 1896, sa isang sanatorium sa Espanya, lupaypay sa gutom, pagod at sa sakit na tuberculosis, natagpo ang patay si Del Pilar nang nakaupo. Nagpipilit magsulat pa. Malaki ang naging epekto nito sa kanyang anak na si Anita. Sa kwento ng kanyang anak na si Padre Vicente Del Pilar Marasigan, SJ, nang ang kanyang amang si Vicente ay magnais na lumaban sa mga Hapones nang bumagsak ang bataan, nag-away ang mag-asawa. Para sa kabutihan ng bayan nito, sabi ni Vicente, tumaghoy si Anita. Lagi na lang bang para sa kabutihan ng bayan? Oo nga naman, nawalan siya ng ama para sa kabutihan ng bayan. Tayo bayan, pinapahalagahan ba natin ang sakripisyo nila? Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng bayan. And that was Xiao Chua.